I'm just want to talk about itong Anti-Demon Chamber. So, na-release nung Anti-Demon Chamber, most likely around 2 weeks ago na, magto 2 weeks na, simula nung huling update regarding sa Anti-Demon Chamber, and it was very helpful talaga, especially if gusto mong pass leveling. And the thing is, if you are currently leveling on the chamber, on the floor, for example, ako currently, nas usually sa 7, if na ako nagpapa-level, 7-1 or 7-2, so I need to go down to 6F para lang sa Anti-Demon Chamber. Kasi yung sa 7F ay level 130, at sa 6F ay level 115 lang. So I think Anti-Demon Chamber ay 6F, pataas lang ata. Not sure entirely, correct me if I'm wrong, pero inyong pagkakaalala ko doon sa patch note, hindi lahat na floor merong Anti-Demon Chamber. So swerte natin na merong Anti-Demon Chamber. So actually magandang bagay to kasi unang-una mababawasan yung traffic sa MS chamber, sa mga XP chamber at training chamber, kasi most likely, di ba, doon lang naman tumatambay yung mga tao kapag nagpapa-level. So since nadagdagan ng isa pang chamber, at least may isang spot sa MS ang pwedeng mag ang pwedeng ma-accommodate ng mga players, kasi usually talaga napupuno ang MS during peak hours, lalo na parang ano yan resort puno peak hours or restaurant. So, ayan. Anyway, so, ngayon, discuss ko lang. Karaniwan kasi, naka-Epic Tonic lang ako. Abot na 604 yung XP ko. XP Vigor ko. So, kapag nakalag yan, abot niya ng 634. So, ayan. Pwede pang tumaas yan kasi kapag nakuha namin yung top 1 sa event na collect 4 traits, pwede pa namin makuha yung kasi ka right now sa ranking na 4 traits, meron kami ang number 1. So malaki ang possibility by end of the day, mamaya nang i-set alauna, is kami yung makakuha ng top 1, which is 5% XP boost. Oh, yee! So pwede pang madagdagan yan. Yung XP gain ko na yan, 51k. Baka maging 52k pa yan on the later, lalo na pag napataas mo pa yung ano mo. I think sulit dito gamitin yung mga legendary tonic pagkaya mo dito sa Anti-Demon Chamber. Yun nga lang, depende na rin sa server nyo kung magseset din sila ng rules na parang isang tao lang per plate. Kasi ang hirap, medyo mahirap ngayon ang mag multiple plates sa Anti-Demon kasi nga on demand ang Anti-Demon Chamber. Except na lang kung meron kayong parang scheduling kagaya sa server namin na sa 7F merong scheduling na pwedeng sundin, na pwedeng mag-lure ang mga players. Yun nga lang, ayun nga, hindi siya open sa lahat. Kumbaga, kung talagang core ka, talagang magagamit mo yung Anti-Demon. Kung hindi ka part ng core or parang hindi mo pa kaya sa Anti-Demon, so I think sayang din. So mas okay na mag-XP chamber ka na lang din muna. Pero right na kukumpara natin, usually kasi kapag gantong naka-AFK lang ako or auto-auto lang, sa 7-2 na kasi ko karin nagpapa-level most likely nakaka 60M per ticket lang ako. So dito sa Anti-Demon, tapos ang gain ko pala dun ay 48K per maps kapag Epic Tonic din. So ngayon, right na nakaka, ay, naglag. What happening? What is happening? Ba't naglalag si Mirror4? No, ayun no. Naglalag siya. Pero ayan. So, 68M na ako. Pero pang 6 minutes, 69M. Oh. So, most likely, kaya ko umabot ng 80M per ticket dito. Ayun nga, sinasabi ko. Yun nga lang talaga, dito sa Anti-Demon Chamber, 6F, allowed up to 2 people. So, yeah, most likely, ala tayo magagawa eh. Kasi, yun sinet na rule sa server. Kasi peaceful server to. Kung wala namang, ano yan, kung war server ka, magpapatayang kayo, diba? So, ayan. Ayan lang talaga ang advantage ng Anti-Demon Chamber. Kapag solo ka, pero kapag ganyan may katabi ka, medyo delikado to at mahirap din talaga.
Ayan. So dito kasi walang ano eh. Ang rules dito sa server namin up to 2 per split. So ayan. Pero at least medyo nasulit ko na, naka 71M na ako. So most likely kaya ko pong umabot na mahigit 80M diyan kung wala akong katabi. Ayan. Banding kami ni YB. So paunahan na lang kami mag-clear, di ba? Kung mas mabilis ka mag-clear, ade mas lamang ka. Pero ayan, anong level ba niya? Oh, level 111. Oh, lamang ako sa kanya kasi mas mabilis ako mag-clear. So mas lugi siya pag tinabihan niya ako. Oh, di ba nakita niya umalis siya? Kasi wala siya nakukuhang XP sa akin. Ayan. So, ang recommended talaga dito palagay ka sa 6F, mga level ano ka, 115 pataas. Pwede ka na dito. Kasi level 115 yung mobs eh. Kasi ang problema sa Anti-Demon Chamber, mas makunat yung mobs. So, mas maganda is parang ka-level mo yung mobs or parang mga at least 5 levels lang yung agwat mo. Kasi kapag ganun, pag more than 5 levels, medyo masakit na yung bawas sa'yo, paka mamatay rin yung character mo kapag nag-AFK ka. Yan, nakakailan na tayo? Oh, 74. May fa. Palagay ko aabot to ng ano eh. May git 80M pa eh. No? So nga pala ngayon, ano, kung naalala nyo, pag may mga sa domination server, may mga quest, pwede kang kumuha ng anti-demon potion. So, ayan. Pwede mo siyang gamitin eh. Yung, kung hindi, kung na-stack lang siya sa inventory mo, gawin mo lang yung mga quests. Daily naman, merong ganyan. So, kapag nakuha mo to sa domination server, try mo na rin mag-pop nito kasi at least it gives you additional 5% na attack anti-demon power. Kasi pag mas mataas anti-demon stats mo, mas mabilis mo maklear yung mga mobs dito. So, right now, meron lang tayong 3.3 which is galing siya sa artifact. Sa dragon artifact. Ayan. Dito. Ayan. Diyan lang galing yung anti-demon. Ayan. Pero goods to ah. Pero kung gusto mo, kung medyo mababa rin damage mo, kaso magsasacrifice kasi yung XP mo, pwede kang mag-magic stone na anti-demon or lagyan mo na anti-demon treasure yung mga spirit mo. Pero di ko recommended yun. Growth pa rin saka full XP treasure kapag XP spirit saka magic stone deck. Mas okay pa rin yung full XP set. Ayan. Para mas ma-maximize mo yung per kill mo ng mobs. Eh mabilis naman eh. Kung nakita mo mabilis ka mag-clear, goods ka. Pero pag yung tipong halos mamatay-matay character mo, isabihin nun, kailangan mong lumipat ng ano, ibang chamber. Doon ka muna sa ibang chamber. Ayan. So, ayan. Take advantage na natin na may anti-demon chamber. So, siguro better hanapin nyo yung oras na medyo walang tao dito. Siguro, sa akin mag-spend ng 3 tickets nyo per day. Malaki makakuha yung XP. Kahit, ano, free to play lang. Ayan, no? 80M, meron pa tayong 2 minutes. So, most likely, kaya natin siguro dito 85 to 90M per ticket. So, ayan. Pag solo mo isang plate, partida guys ha, di pa yan luring. So isipin nyo na lang kung luring yan. So palagay ko kung luring tong, kung walang tao dito sa ibang plate, kaya siguro natin maka ano, umabot ng mga around 110 to 120 M per ticket. Kasi kapag ano ka, nagluluring ka, ang luring kasi versus AFK leveling, parang naglolos ka ng at least mga 40 to 50% ng total gain mo. Kung ang total gain natin kasi dito for ticket ay 80M. So sabihin natin, pwede tayo mag-gain pa ng additional 40% kapag luring tayo. So, ibig sabihin, pwede nga tayo makakuha ng ano, ng 100, around 120M XP per ticket, which is napakalaking bagay nun. Right now sa level ko, ang 4% ko ay 72.5M. 4% ko ay na 4%.
So, sabihin natin, ano, nakaka-120 ka. So, almost... Ay, hindi. 4%. 1% ko pala. Sorry guys ha. 4% pala yung... Kasi yung naisip ko yung pag nagka, ano eh. Ibig kong sabihin pala sa 72.5M yung roughly estimate ko ng XP per 1%. 1% lang pala yon yung 72.5M. Ang 4% ko pala may getuhan almost 300M yon. Ayan. So, kung makaka 120M ka per ticket or sabihin na nating 80 to 85. 80 to 85. 85 or 90M XP. So, at least more than 1% yung magigain mo per ticket by AFK ka lang, di ba? Sarap buhay mo. AFK lang, di ba? Sulit. Sobrang sulit talaga nito, guys. Anti-demon. So, kapag may chance kayo na, ano, na maka-slot ng anti-demon, take nyo na. Especially kung walang masyadong tao. So, yun lang for this video, guys. I hope nakatulong tong discussion natin na to regarding the anti-demon chamber. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, guys, make sure to subscribe to my channel and also paiwan na rin ng isang malaking thumbs up sa ating video. Palike nyo na, guys. And also, you can follow me on Twitch /SerenityX. So, officially, doon na ako nag-i-stream palagi. At yung Facebook page ko ay tutuloy ko pa rin. Pero most likely, more on updates and posting na lang ang gagawin ko ron. Pero ang streaming ko ngayon ay magpo-focus na ako sa Twitch. Ayan. So, yun lang, guys. And thank you guys for watching once again. This is Kuezo. See you on the game. Over and out.